Mga kwentong pambata. Ang gintong plato. Noong araw, sa lugar ng Seri, mayroong dalawang mga ngalakal ng paso, kawali at mga gawang kamay na mga alahas. Dahil alam nilang pareho ang kanilang mga paninda, nag-isip sila ng paraan kung paano sila kikita ng maayos sa kanilang bayan. Ay, Sundar! Paano natin mabebenta ang parehong paninda sa isang tao? Kung bumili sila sa'yo, eh bakit pa sila bibili ulit sa akin? Teka sandali nga, may naisip akong paraan. Bakit hindi nyo nalang hatiin ang bayan sa dalawa? Maaari mong dalhin ang mga paninda mo at ibenta sa kalahati at ikaw naman sa kabila. Kapag natapos na ang isa sa inyo sa lugar niya, yung isa naman ang pwede sumubok na magbenta doon. Magandang ideya nga yan! Maraming salamat sa pagtulong mo, kaibigan. Nagsimula na si Mahesh at Sundar na tahakin ang magkaibang daan. Naglako na sila sa mga taga roon sa bayan na pinuntahan nila. Kawali at paso! Kawali at paso! May mga alas din dito! Sa di kalayuan, nakikinig ang isang batang babae sa kanyang pagtitinda. Nagmadali siyang pumasok sa loob ng bahay para tawagin ang kanyang lola. Lola! Meron ba nagbibenta ng makikinang na alahas? Gusto ko pa na paseras! Bilang niyo ako! Ay nako, iha! Sana nga pwede kitang bilhan pero wala tayong perang pambili. Paano kita mabibilhan? Nako eh, inaagyo na yan, apo! Sino namang makikipagpalit nito para sa pulseras? Sige na, Lola! Subukan na lang po natin! Sige na po! Ay, oo, sige na! Subukan natin! Ilang saglit pa, napadaan si Mahesh sa bahay ng maglola. Dito! Dito po! Bibili ako! Nakita ni Mahesh ang marumi at butas-butas na damit ng batang babae at naisip huwag pansinin ang bata. Huwag mo nga sayangin ang oras ko, bata! Hindi mo naman ito mabibili! Pero, kailangan niyo mo munang sabihin ang presyo, hindi ba? O sige, 4 na pirasong barya. Bayaran mo ako at ibibigay ko na ang pulseras. 4 na piraso? Ipagpaumanhin mo na. Pero wala kaming perang maibigay sa'yo. Pumasok ka na lang sa loob, Ginoo. Baka mayroon akong maialok na kapalit sa iyo. Ay, sige na nga. Pero pakabilisan. Kailangan ko pang umalis at magbebenta pa ako dito sa bahay ng mga palinda ko. Hindi ganong kaganda ang bahay ng maglola. Sira-sira na ang mga dingding, tagpi-tagpi lang ang kanilang bubong, at nagkalat din ang mga daga sa buong bahay. Ano? Napakahirap nila! Anong iaalok nilang kapalit sa akin, mga taga? Ginoo, mayroon lamang akong inaagyo na plato para ialok. Gusto talaga ng apo ko ng bagong pulseras. Maaari mo bang tanggapin ito? Napakapangit ng platong ito. Abay, napapalibutan na ito ng alikabok. Mapunasan nga. Sana naman tanso ito. Nang punasan ni Mahesh ang pinggan, natanggal nga ang mga alikabok at kuminang ang ilang parte nito. Ha? Ano? Isa itong gintong plato. Anong nangyari? May problema ba? May halaga pa ba yan? Makasarili si Mahesh at naisip niya nga, purong ginto ito. Baka nagkakalaga ito ng libo-libo ba? Dapat umalis na akong tahimik at bumalik mamaya. Baka isipin nila wala na itong halaga at ibigay pa sa akin ng libre ito. Panalo yun! Napaisip lang ako. Paano nyo pa kinayang ialok sa akin ang walang kwentang platong ito? Wala namang itong silbi sa akin. Ni wala itong halaga. Hindi ko kukunin to. Nako, pakiusap. Huwag mong sabihin yan. Masasaktan lang ang aking apo, Ginoo. Wala na bang ibang paraan para mabigyan siya ng pulseras? Isang pulseras? Kahit kalahati, hindi ko may pagpapalit para sa walang kwentang platong to. Nagsasayang lang ako ng oras ko dito. Makaalis na nga. Asamahan niyo po! Ayaw ka nang bumili!
pag-aalis ni Mahesh sa pamilihan, dumating si Sundar sa parehong lugar para subukang magbenta. Wale, paso at alahas! Wale, paso at alahas! Kumusta, bata? Mayroon ka bang gustong bilhin? Wala ba akong pera para ipambili ng kahit ano sa inyo? Oo, baka mayroon kang ipapalit. Huwag kang malungkot. Sige, pagkasunduan na lang natin. Sabihin mo sa akin kung anong mayroon ka at susubukan kong makipagpalit. Ayos? Sige. Gusto ko po ng pulseras pero ayokong libre. Ipapalit ko po yung lumang plato. Gusto niyo pong makita yon? Oo naman, para makapagpalitan na tayo. Eh, hindi ko nga alam kung may silbi pang platong to. Pero ito kunin mo. Alam ni Sundar na hindi malaki ang halaga ng plato, ngunit isa siyang mabait at tapat na tao. Ayaw niya masaktan ang damdamin ng batang babae. Napag-isipan na niyang ibigay ang pulseras para sa lumang plato. Para magmukhang totoo ang pakikipagpalit, naisip niyang kilatisin muna ang plato. Sige. Subukan kong punasan ang agaw at alikabok nito. Ano? Isa itong bintong plato. Ginang! Mas mahalaga pa ito sa lahat ng mayroon ako ngayon. Libo-libo ang halaga nito. Wala akong sapat na pambili nito. Ah, talaga ba? Matanda na ako. Hindi ko na naiintindihan ang kapirahan. Mukha ka namang tapat at mabait, iho. Kunin mo na ito at bigyan mo na sana ang apo ko ng pulseras. Isang pulseras? Bakit isa lang kung pwede namang maraming pulseras? Teka sandali. Kung pwede kong ibigay bawat paso, kawali, alahas at ang lahat ng pera meron ako para sa platong ito. Pero pwede bang hayaan mo akong magtabi ng 8 pilak para lamang makatawid ako ng ilog at ang timbangan ko na paglalagyan ng gintong plato? Masayang-masaya ang matandang babae. Marami na siyang paso at kawali at marami na rin makikinang na alahas ang kanyang apo. Masaya silang nagpaalam kay Sundar. Masaya din si Sundar at nabili niya ang gintong plato at alam niyang mababago nito ang buhay niya. Nasa hindi kalayuan naman si Mahesh na pareho din ang iniisip. Pero ang hindi niya alam, hindi na matutupad ang kanyang mga balak. Ginto! Ginto! Yayaman na talaga ako! Panigurado na sumuko at hindi naaasa yung matandang yon ngayon! Handang-handa na siyang ipigay ang gintong plato ng libre! Ito ang tunay na pakikipagkalakalan! Alam kong hinihintay niyo ako dito sa labas. Sige, nagbago na ang isip ko. Hindi ko naman pwedeng hayaan ang bata kang malungkot. Bibilhin ko ang gintong, ibig kong sabihin, yung maruming maitim na plato. Pero hindi kita mabibigyan ng pulseras. Pag-iisipan ko muna. Alin ba ang pag-iisipan niyo? Wala na po kaming kailangan sa inyo. Nabenta na po namin ng gintong plato doon sa matalino at tapat na mga ngalakal. Ano? Saan? Paano? Kanino? Napakadamot niya po kasi. At ngayon, huli na po kayo. Binigay niya ang lahat ng meron siya sa amin. Maliban sa 8 pilak at sa timbangan niya. Nakatawid na siguro siya sa ilog ngayon. Ano? Hindi! Ang kayamanan ko! Pero tama ang batang babae. Huli na talaga si Mahesh. Nakatawid na si Sundar ng ilog. Galit na galit noon si Mahesh at nagsimulang magtatalon. Kinawayan niya si Sundar. Nagalit siya kay Sundar matapos ang nangyari at nagsusumigaw siya, ngunit malayo na si Sundar. Wala na siyang marinig na kahit ano. Hoy! Ibalik mo yan! Kayamanan ko yan! Oo! Oh, si Mahesh yun ah! Ang saya niya yata! Kumakaway pa siya sa akin. Baka alam niya na ang nangyari. Masaya siguro siya para sa akin. Oy! Salamat, Mahesh! Oh, masaya din ako! Sige, alis na ako! Ang kayamanan ko! Umalis na nga si Sundar at si Mahesh
Naroon pa rin at nagsisisi dahil sa kamalian niya. Kung hindi lang sana siya naging sakim, nasa kanya sana noon ang gintong plato. Tandaan, katapatan ang pinakamagandang asal.